mga kwento ni Felmo. Bago natin simulan ang kwentong ito, mga kagiliw, hihingi po ako ng tawad sa inyo gawa ng kahapon. Wala tayong upload at hindi po ako nakapag-update kung bakit. Ang rason po kung bakit wala tayong upload is medyo madaling araw pa lang kasi nung araw na yon, masama na yung pakiramdam ko. So, buong araw po akong nakahilata tapos hindi ko rin magawang mabukas ng laptop o cellphone para mag-update. Kasi hindi ako sigurado kung baka sa mata ko lang or baka mas sa init lang, sa lamig. Kasi alam mo naman dito sa South, pabago-bago yung ano, yung klima. May mainit, may maulan, mga ganon. Pasensya na po. Pero ito na. Bagong kwento na naman to. Simulan na natin. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Ako po si Ronald. Totoo kong pangalan. Marami na po akong napakinggan mga kwento tungkol sa aswang, lalo na po yung mga kwentong may patungkol sa handaan at kainan. Naisip ko lamang pong ibahagi ang karanasan ng tatay ko, si Tatay Ronald Sr., noong bata pa lamang siya na muntikan ng ikamatay ng isa sa mga kapatid niya. 1960s nang mangyari ito. May 15 taong gulang si tatay noon. Pangalawa siya sa 4 na magkakapatid. Ang panganay na si Ronaldo, kasunod siya si Ronald, ang pangatlo na si Roldan, at ang bunso nilang kapatid na babae na si Rolinda. Totoong pangalan po nila ito. Galing no? Bale, Rolando Senior po kasi si Lolo kaya Junior ang panganay na kapatid nila tatay. So bali ayon, sa batang edad, katuwang na ni Lolo sila Tito Rolando at tatay sa mga gawaing mapagkakakitaan ng pera o pagkain. Mula sa pamamanlo o panghuli ng kung anong pwedeng kainin sa ilog, pagsiservisyo kapalit ng mga karne o kung anong produkto. Ayon kay tatay, merong handaan noon ang isang kalapit bahay nila. Mga 4-5 bahay lamang ang layo doon sa bahay nila tatay. Sumatik yan. Kasama si Lolo, Tito Rolando at tatay sa pagtulong sa may handaan. Ang trabaho ni tatay noon kung hindi tagalipat ng tubig o tagaigib, tagabantay siya ng mga nakatay na, tagapaypay para hindi malangawan. Maayos naman daw yung katayan noon, iba't ibang mukha, iba't ibang tao ang nandun. Sa kalagitnaan ng paghahanda, nagulat na lamang sila tatay nang andun na pala ang bunso nila, si Rolinda, na sumunod umano sa kanila. Gaya nga ng sabi ko, malapit lang ito doon sa tirahan nila kaya naman hindi imposibleng makasilip ito doon. Ilang beses itong itinaboy nila tatay na umuwi pero pabalik-balik. Nag-iisang babae nga Sir Seth kaya dikit na dikit po kay Lolo. Tapos bunso pa, diba? So bali ayon, pinapauwi naman daw ito ni Lolo. Pero dahil sa halos katapat lamang ng malaking bakanting lote yung handaan kung saan madalas palaruan ng mga bata, hindi may iwasan na bumalik-balik ito doon. Nung medyo marami-rami na ang nakatay sa handaan, dito na sinara yung 2 tarangkahan ng bahay para hindi na magsipasukan ng mga aso doon. Ultimong aso ng may-ari ng bahay ay pinalabas noon para lang makasigurado na hindi makadilihensya ang mga alaga nila sa karne. Kaya naman takang-taka si Lolo noon nang makitang bigla na lamang lumitaw si Rolinda sa tapat niya. Gawa ng hindi niya naman abot ang lak ng tarangkahan noon. Tinanong siya ni Lolo kung paano siya nakapasok. Ang sabi niya, nakita daw siya ng babaeng matanda na nasa labas lang din ng mga oras na yon. Tapos ay inakbayan siya nito at tinanong kung papasok siya sa loob sabay sinama nga siya nito doon sa loob. Dahil sa akala ni Lolo ay kung sinong kamag-anak lamang ng may-ari ng bahay na yon, tinanong niya kung sinong matanda. Hinanap pa umano ni Rolinda ang matanda pero nang hindi niya makita, ay sinabi niya na lamang kay Lolo na basta daw, maputi ang buhok, kuba at medyo naninilaw umano ang mga mata nito. Para hindi na lumayo at mangulit pa, pinatabi na lamang ni Lolo si Tita sa kanya. Total ay patapos na rin naman noon ang ginagawa nila at pauwi na rin sila noon. Hindi na rin sila makikikain doon
Sapat na sa kanila ang makauwi ng kilo-kilong karne para maluto ni Lola. Maya-maya pa, bago pa sila matapos ay nangungulit na po itong si Tita Rolinda. Gusto na niya daw umuwi kasi sumasakit ang tiyan niya at dudumi daw siya. Tinuro naman umano ni Lolo yung palikuran pero ayaw niya doon. Kumbaga na mamahay ito. Pinagalitan ito ni Tito Rolando kasi nga kanina pa pinagsasabihan na wag nang pumasok doon ay makulit pa rin. Nung nagkahatian na at nakuha na yung karne, gawa ng konting-konti na lang din ang tatapusin. Pinabitbit na kay Tia Rolinda ang karne para maiuwi na kay Lola at mailuto na sa tanghalian noon. Tapos ay nanatili pa sila tatay doon saglit. Siguro mga mahigit 20 minutos pa bago nila natapos ng pagliligpit. At nang magsimula ng magluto ang mga nandun ay saka na sila nagpaalam. Pagka-uwi, sa labas pa lamang umano ng bahay, naririnig na nila na nagtatatalak na itong si Lola. Ganun po talaga si Lola, maingay pag naninermon. Pagpasok nila, naabutan nilang naghuhugas ng dahon ng kamote si Roldan at si Rolinda naman ay nakaupo lamang. Kaya nagtatatalak si Lola noon gawa ng pagka-uwi ni tita. Patakbo umano itong umiiyak at nang tanungin ni Lola ang kwento ni tita sa kanya. Ganito. Habang naglalakad pa uwi, doon dumaan si tita sa likuran ng mga bahay kasi doon po yung lusot ng tarangkahan na nilabasan niya. Tsaka ayaw niya din doon sa may parating harap o kalsada kasi kapag may dala siyang karne, susundan siya ng mga aso doon. Nakagatan na kasi ng inuwing inasal daw yun dati kaya takot na takot noon. Pero sa pagkakataon na ito, nakalusot lamang siya sa isang bahay mula dun sa may handaan. Bigla umanong may humawak sa braso niya. At laking gulat niya, nang makitang ang humawak na yon ay ang matandang kanina ay nagpapasok sa kanya sa loob ng handaan. Hindi na nakaimik si Rolinda. Natulala na lamang siya nang hatakin siya ng matandang yon. Tapos, kinuha umano sa kanya ang karne at sabi niyang matandang ito ay siya na daw ang magbibitbit. Maya-maya pa, binitawan na siya nito at ang sabi ng matanda ay saglit lamang daw, babalik daw siya. Pagkatapos nun ay sumiksik ito sa may likod ng parang pahingahan noon. Naghintay naman daw si tita, pero nung nagtagal, parang nagtaka na siya kung bakit hindi bumalik ang matandang ito. Dahil sa iniisip niya yung karne, sinundan niya yung matandang ito. Naabutan niya itong nakaupo sa isang sulok at nakatalikod noon. Para daw itong baboy na merong nilalamutak doon. Hindi ito tinawag ni tita, pero nang lumingon ito, ganun na lamang ang pagtakbo ni tita pabalik sa bahay. Nang mapansing, nanginginig-nginig ang talukap ng matanda. Lumaki ang mga ipin nito na parang baka. At sa maniwala man kayo o sa hindi, sinisip-sip niya yung karne na iuuwi dapat ni Tita Rolinda noon. Gigil na gigil sila tatay noon at ang panganay dahil sasayang nga daw yung oras nila doon sa pagtulong. Tapos wala din. Yung dahon ng kamote ang ulam nila nung tanghalian na yon. Kaya lalong na bad trip sila tatay. Lalo pa silang nainis kasi si Lolo, imbis na pinagalitan ay inalo-alo pa yung bunso tapos ay pinapasok muna sa kwarto para magbihis dahil tagaktak ito ng pawis at namumula pa noon. Sumunod naman ito. Hanggang sa napansin ni Lolo na hindi lumabas si Tita Rolinda sa kwarto. Ang laruan niya naman ay nasa labas noon. Kapag pinapagalitan naman ito, susupla-suplada pero nung time na yon, hindi talaga siya lumabas doon. Naalala din ni Lolo noon na kaya pala ito uuwi dapat gawa ng masakit ang tiyan nito. Kaya nung puntahan ni Lolo sa kwarto, nagulat na lamang si Lolo nang inaapoy na pala ito ng lagnat at nanginginig sa may lamig. Nagpakulo sila ng tubig noon at pinagalitan pa ni Lolo si Lola kung baka pinalo niya ito. Pero ayon kay Lola, hindi daw niya pinagbuhatan ng kamay si tita. Nilagyan agad ito ni Lolo ng panambal o yung mga halamang dahon na nanghihigop ng init sa katawan. Agad na pumunta si Lolo sa manggagamot o manghihilot noon. Usual na gawain itong hilot yung pinakamalapit sa kanila. Walking distance lang.
Hinilot naman umano ng maayos si tita. Tinambalan ulit ito. Pero ang nakapagtataka ay wala itong nakita na kahit na anong kakaiba sa kanya. Parang nagalaw lang daw kasi ang sabi. Kumbaga, napansin lang ng kung ano sa tabi-tabi. Kasi magtatanghali na nang umuwi mag-isa yon. Nang ikwento nila yung naranasan ni tita dito sa hilot na ito, para bang tinawanan lang. Parang hindi sineryoso pero malakas ang kutob ni Lolo noon na may alam na rin yung manghihilot. Siguro ay takot lang din kumumpronta o harapin yung kumain ng karne na yon. Pinagsabihan lang din sila na magsiga nga kapag hapon na. Tapos ay babalikan niya daw si tita kinabukasan para ibigay ang gagawing habak. At kung sakaling lumala ang pakiramdam o bumalik, meron siyang inirekomenda na manggagamot na sa kabilang ibayo lang din nakatira. Medyo may kalayuan pero pwedeng lakarin. Matapos ang tanghalian, bumangon naman si tita. Nagugutom umano siya noon kaya pinakain. Si Lola, nawala daw ang inis noon. Bale, sila tatay lamang yung talagang gigil dito. Totally nawala yung sinat. Nakakatayo na ito ng maayos. Pero sa loob lamang ng bahay pinalagi kasi baka binatin. Mga bandang hapon, alas 4. Pagkatapos ng handaan doon sa kabilang bahay, may sumundo kay Lolo para makipag-inuman doon. Hindi naman ito pinagbawalan ni Lola kaya tumuloy ito doon. Makalipas ang 2 oras, doon na ulit nagsimulang lagnatin si Rolinda. Sa pagkakataon na yun ay paliyad-liyad na siya na masakit umano ang tiyan niya. Hindi ito mapakali sa higaan. Umiiyak, paggalaw-galaw. Naalala ni Lola noon yung manggagamot na sinabi ng hilot. Kaya naman sinundo niya si tatay sa inuman. Nga lang, Sir Seth, pagkarating niya doon, may amats na po si tatay. Bagsak na yung ulo. Sinabihan niya ito kung ano ang nangyayari doon sa bunso nilang anak. Sumagot naman umano ito pero parang wala sa wisyo. Ang sabi ay susunod at pupunta na pero hindi gumagalaw doon sa inuman. Kaya naman bumalik na lamang si Lola noon sa bahay para hatakin si tatay na sunduin ang manggagamot. May daladalang pamalo si tatay noon at itak naman ang kay nanay. Siyempre, nagtatatalak na naman ito gawa ng hindi na nga mahinga ng tulong si Lolo noon. Lahat na ata ng klase ng alak kasi tinungga, pati ata chaser alak din. Madilim ang daan papunta. Kabadong kabado si tatay noon kasi baka mamaya, diba, sila naman ang aswangin. Ang hindi nila alam, may nangyayari na pala sa bahay nila habang papunta sila sa bahay ng manggagamot. Dahil nga sa panic, nakalimutan na nila yung sinabi na manghihilot na magsiga noon. Si Roldan syempre takot din. Siya yung nagbabantay kay Rolinda sa loob ng kwarto, ayaw lumabas. Si Rolando naman nagluluto noon. Walang ano-ano. Bigla umanong may humampas na kung anong malapad sa isang pader nila. Yung sa bandang pasukan ng bahay. Para umanong malakas na hangin kapag bumabagyo. Ganon. Nakiramdam sila. Si Roldan daw, nagtaklob silang dalawa ni Rolinda ng kumot noon. Samantalang si Tito Rolando nakimatsyag. Maya-maya pa, may kumatok doon. Nang magsalita yung nasa labas, kaboses umano ito ni Lolo. Dala ng takot na din si Tito Rolando noon, ay dali-dali niyang binuksan ang pinto. At ang tumambad sa kanya, sir, hindi si Lolo. Isang matandang nagtataasan umano ang mga buhok. Para umano itong hinahanginan mula sa baba ng lupa. Dahil na rin sa gumagalaw-galaw ang kasuotan nito. Sabi niya kay Tito noon, kukunin ko siya, kukunin ko siya. Sa panik ni Tito, yung hawak niyang palayok ay naitapo niya doon sa matanda. At bago pa man ito makalapit ay sinara na niya ang pintuan. Agad na kinuha ni Tito ang ginupit na goma para doon sa siga at itinapon ito doon sa apoy ng niluluto. At nang kagatin ito ng apoy, itinusok niya ito sa isang patpat at inikot-ikot ang usok doon sa pader, kung saan niya nakita ang nilalang na yon. Matapos makasigurado, agad niyang nilagay sa baon ng niyog yung goma na yon. Tapos
itinabi kila Roldan at Rolinda. Mga ilang segundo pa ang nakalipas, saka sila nakarinig ng mga yabag. Sa pagkakataon na ito, dumating na si Lolo kasama yung ibang kainuman na imasmasan ata. Naramdaman nila Tito na umiikot pa ang mga ito sa paligid ng bahay nila. Tapos ayon, nakarinig na sila ng pagaspasan at paghawi ng mga sanga at dahon. Yun nga lang, wala silang makitang kahit na anong lumilipad noon. Dahil sa amoy alak, nakasigurado si Tito na mga manginginom nga ito at si Lolo. Sinilip niya at nang makitang sila yon, pinapasok niya si Lolo noon. Dumiretso si Lolo kay Rolinda at napag-alaman nga niya na umalis sila tatay at lola noon para sunduin ang manggagamot. Doon na lamang muna tumambay ang mga kasama ni tatay sa labas. May mga kaluskusan pa rin umano pero pinaparinggan nila na oras na maabot nila yon. Talagang puputulan umano nila ng tenga. Mga kalahating oras, dumating si Lola at tatay kasama ang manggagamot. At pagkarating na pagkarating umano nila, tila ba naramdaman ng nila lang yung presensya ng manggagamot dahil sa yabag na dali-daling pagtakbo at biglang pagaspas pataas. At tik-tik na palakas ng ibig sabihin lamang ay palayo na ito noon. Bago pumasok ang manggagamot, naglakad muna ito sa unahang parte ng lugar, yung kung saan nakatipon yung mga pinutol na sanga ng mga puno. Sinabi nito sa mga kasama ni tatay na dapat pumunta sila dun kanina. Dun lamang nagtatago ang nilalang. Makikita umano nila yon kapag tumuwad sila. Dumurado ng manggagamot tapos saka na ito pumasok sa bahay nila noon. Pagkapasok, hindi niya agad nilapitan si Rolinda. Pinataas niya kay Lolo ang damit nito at nagulat sila kasi sa pusod banda ni Tita may bumubulang parang kung anong likido umano doon na napakabaho. As in, parang bago lang daw. Kumuha ng halamang dahon ang manggagamot na kaparehas ng pinantapal sa ulo ni Tita noon. Pinaghandaan ng masasaluhan ng suka sila Tito at nanghipan niya ang dahon at ipahid doon sa tiyan na merong likido. Biglang nagsuka si Tita. Mamuumuo at itinasuka yon. At ito pa ang nakakamanga, sir. Yung laway na yon o yung likidong kinuha sa tiyan ni Tita noon. Nung buksan ulit ng manggagamot doon sa dahon na pinunas, isa na umano yung malagkit na buhok na nakapulupot. Balak talagang kunin umano si Tita noon. Magiging ayos na daw si Tita Rolinda ayon sa manggagamot. At sisiguraduhin na manggagamot na ito na hindi na makakabalik ang aswang na ito o makapagbiktima pa ng kahit na sino. Hindi niya sinabi ang pangalan ng aswang, pero sinabi niya ang baryo kung saan ito nakatira. Naging usap-usapan ito noon dahil base sa pagkakadescribe ni Tita Rolinda sa itsura ng matandang nagpapasok sa kanya sa tarangkahan at kumain ng karne, wala silang makita o maalalang ganong bisita sandaan. Maaring nagsatagabulag daw ito para hindi mapansin. Nagmanman sila tatay sa baryo na sinabi ng manggagamot. At makalipas lamang ang isang linggo, merong matandang namatay sa baryo na yon. At ang sabi pa, naabutan daw nila itong nangangamoy na sa sariling bahay. Punong-puno ng laway ang bibig at para daw itong nabulunan ng sarili niyang buhok. Puting-puti ang mga mata at may kung anong bilog na tuyong buto malapit sa bibig niya. Sabi nga daw doon, aswang ito. Pero nang dahil sa hindi naman nang-aano sa baryo nila ay hinayaan na lamang nila itong manirahan doon. Basta, bigla na lamang daw siyang lumitaw doon sa lugar. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Matako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, Instagram, email na nakalagay po sa description ng bawat story natin.
Iwasan natin yung shoutout request by a comment section dahil hindi po natin siya in-acknowledge. Okay? So, shoutout sa mga member ko sa Centennial. Bukas na tayo magpapa-shoutout sa inyo. Kasi hindi ako nakapag-check ng update. Ito, yung mga nag-message pa lang muna sa atin sa mga social media natin. Okay? Good day, Kuya Seth. Pabati naman po sa kapatid ko na si Erica Salaver. 27th birthday niya po today, October 7. Pag narinig niya tong comment, subscribe na kayo. Thank you and God bless, Kuya Seth. Torch Kate Consea. Happy birthday sa'yo, Erica. Happy 27th birthday. Shout out kay Austin Yell. Shout out kay... Sir, ako po ulit. Hingi po sana ako ng favor. Pabati naman po ng happy birthday si Mama Lawrence Tadina. Sa October 8 po yung birthday niya. Thank you. And pakisabay na rin po ang pag-greet sa mga newborn kittens ko po. From Miss Jade Christine. Happy birthday po sa'yo. Mama Lawrence Tadina, happy birthday. Next is from Timmy Bailon. Sir, pa-shoutout naman po sa aking asawa, Timmy and Melinda Bailon. Second wedding anniversary po namin sa October 8. Sana all. Happy wedding anniversary po sa inyo. More love pa. Next is from Just Tony. Sir, tagal ko na nakikinig sa mga kwento mo. Pa-shoutout naman ako at si JV at Chulo. Salamat sir sa pampatulog ko sa mga kwento mo at wala kang upload kagabi. Just Tony. Thank you. Next is... Hi, Sir Seth. 5 months now nakikinig sa inyo. Lahat ng kwento na i-upload nyo sa YouTube, napakinggan ko na. Last year pa hanggang ngayon sa part 2 ng Ang Buntis. Sana po ma-shoutout nyo po ako kasi wala po akong palto sa pakikinig sa inyo. Ikaw po ang pangtanggal pagod ko dito sa abroad. P.S. Nagmamahal Nike or Nike ba? Nike El Cagnat. Shoutout po rin po sa aking pamilya, Tangkli dyan sa Kidapawan, North Cotabato. At sa jowa ko na si Dennis Paid, matubang na taga Caloocan. Thank you po. Sana mabasa niyo ito. Thank you din. Happy birthday din sa iyo, Jed Byron Reyes. Sir, good day. Pa-shoutout ng Trixie Gutierrez po pala. Next upload nyo sa YouTube. Thank you. Take care. God bless. Thank you din po. Next is from Prince Alvin Calibo. Sir, pa-shoutout po sa Calibo family. Hindi kami makatulog kapag hindi nakikinig ng kwento nyo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Hi, Boss Telmo. Pag-greet naman po si Mrs. Birthday niya today, October 7. Happiest birthday, Cristil Samoang, ang pinaka-the best na Filipino teacher sa Thailand. Thank you, OFW from Thailand, from Ses Sambuang. Thank you. Happy birthday po sa'yo, Ma'am Cristel. More birthdays to come. Kay Onimeho Azul. Hi, Baby Seth. Magandang araw sa'yo. Pa-shoutout naman, tagal na din akong hindi nakapag-shoutout. Busy lang kasi masyado, pero naikinig pa rin ako sa mga kwentong kababalagan mo. Malulosa ng Saudi Arabia at sa mga avid listener mo. God bless po sa ating lahat. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Kay Rojas Vash. Sir, pa-shoutout naman po sa asawa ko na si Mona Lisa. Rojas, birthday po niya bukas October 7, today yan, sa baby namin na si Owen. Mula po nung madiskubri ni Mrs. ang channel niyo, walang gabing hindi namin pinapakinggan ang mga upload niyo. Naging pampatulog na nga ni baby ang maganda niyong boses. Salamat po. Salamat, Sir Vash. Salamat. Happy birthday, Ma'am Mona Lisa. Ang ganda ng pangalan. Saan naman ngumingiti si Ma'am Mona Lisa? Naks, joke lang. Corny. Good day, Sir Seth. Pa-shoutout naman ako bukas. Mag-isa lang ako dito sa area ko. Trabaho kaya ako na lang. Sara Dacuno, Sir. Salamat. More power, stories, and more stories to come. Princess Ajin. Thank you po. Next is from Skyla Zatin. Sir, tagal ko na palang hindi nakapagpa-shoutout pero hindi pali po. Araw-araw ko na pong pinapakinggan ang upload niyo. Wala pong mintis. By the way, ipapa-shoutout ko lang yung Lodi ko na alam kong kilala niyo to, Sir Sat. Sobrang idol po kita. Shoutout po sa'yo at mag-iingat ka po lagi. Thank you, Ma'am Sky. Next is from Ayan Palpalatok. Hi, Sir Sat. Pa-shoutout from City of San Fernando, La Union. More power and God bless from Ayan Palpalatok. Thank you. And last but not the least, good morning po, pa-shoutout po kay Mama Norma Alueta na nakatutok sa laptop ko habang nakikinig sa inyo. At sa akin po, naginigising niyo po sa duty ng madaling araw at sa anak ko na si Iazel na tumatabi na agad sa amin pag na-start na kaming makinig. More power po, thank you from Levi Alueta. Thank you po sa inyo, huwag kayong magsasawa. Ayun na mga kagiliw, maraming salamat. Bukas ulit.